Ayun mga papi, mga ka-FT, magandang umaga sa inyo. Welcome back sa channel natin. So ngayon, ang i-feature natin nga sa video na to is itong 12 volt socket natin dito sa loob ng sa likod ng FT. So meron akong i-share na tatlong bagay na pwede mapagamitan itong 12 volt socket natin dito sa likod. So ano-ano ba yung mga pwede natin paggamitan itong 12 volt socket dito na pwede natin gamitin pwede pang araw-araw or in case of mga emergencies or sa biyahe. Ayun mga paps, so, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na lang kayo sa baba. Marami tayong video sa channel natin regarding sa FT natin. And pa-like and comment na rin sa mga videos natin. Okay, so ayun paps, eto na sila. So meron tayo dito ng tatlong bagay na pwede natin yung paggamitan ng 12 volt socket natin dito sa likod. So ang una kong babanggitin is itong meron tayo dito ng compressor. So ito yung air compressor natin na 12 volts. Then meron din ako dito ng dashcam. Dashcam para sa likod. And then itong kakaiba, ito yung mini cooler and warmer. So ayun mga paps, meron tayong compressor dito. Buksan natin. Nakuha ko rin ito sa online na shopping natin sa Lazada. Tagal nito sa akin kasi may sa iba kong sasakyan na ginagamit ito. So nilagay ko na rin dito sa FT natin para in case of emergency sa mga roadside na mga ma-flatten tayo o rin tayo ng hangin, meron tayong emergency compressor dito na pwede natin pamagamitan ng 12 volt socket natin. And then doon din sa front meron din tayo ng 12 volt socket. So very convenient ito mga paps kasi kayang-kaya nitong mag-inflate 15 PSI within 10 minutes or mas mababa pa depende sa bigat mo. So ito rin yun, mahaba yung kable niya sa 5 meters ito. And then meron tayong itong hose jack na to. So ayun mga paps, if in case of emergency kailangan natin itong air compressor to, very compact, very portable. Lagay lang natin dito sa ilalim nito. Marami itong compartment and medyo kampante na tayo mag-drive kasi meron tayong ganitong in case of emergency. Next natin mga papi is itong dashcam natin. So pwede natin itong ilagay dito sa likod natin para magkaroon tayo ng rear dashcam. Yes mga paps, pwede natin lagyan ng rear dashcam itong FT natin kasi meron tayong 12 volt socket dito na pwede natin mapagsaksakan itong ating dashcam. So meron tayong mga dashcam kagaya ni dashcam na galing kay G or kay Xiaomi. Isa ito, and meron din mga ibang products si G na magandang quality. So ito is kailangan ng 12 volts kaya pwede natin isaksak yan dito sa likod ng ating FT. And then itidikit lang natin dito sa likod, i-route din natin yung wiring, pwede na ma-access yung 12 volts natin dito sa likod. So very convenient din mga paps na meron tayong rear dashcam in case of accident sa likod nangyari, meron tayong documentation para sa ating incident report. Okay mga paps, ayun mga paps, so ang next natin itong portable mini cooler and warmer natin. Nakuha din natin ito sa online shopping natin sa Lazada. Meron akong link nyan and akong link nito sa taas yung review natin ito, yung thorough review natin ito, yung capacity, yung function, paano gamitin, saan pwede i-power on. So syempre, kayang-kaya niya mag-power on dito kasi meron siyang plug para sa ating 12 volts socket. So 12 volts din yung power nito, kayang-kaya siya. So ito ay parang mini fridge. So ayan mga paps, pwede siyang lagyan ng mga canned drinks natin, bottle the water, habang nasa biyahe tayo. So ang importante lang dito mga paps, pag in-install natin is lagyan natin siya ng tali para hindi siya aalog-alog, hindi rin tayo worry na matutumba siya o ano. So meron tayong mga tali points dito sa side, meron dito yung tayong heater dito. Then importante is meron tayong space para sa fan niya para hindi siya masyadong uminit. Konti lang naman init ang lalabas nito, kayang-kaya naman ang ma-open natin. Kaya medyo tapat natin ito sa vent para okay ang ating exhaust natin dito. So usually ganyan yung
pwestuhan ko. And then nalagyan ko lang siya ng tali, velcro na tali para madali siyang ma-access. And then meron tayong ditong mga cool drinks and beverages na pwede natin ilagay. So ayun mga ka-FP, yung tatlong bagay na mapagagamitan ko ng 12-volt socket dito sa likod ng ating FP. Sa inyo, ano yung mga nagagamitan nyo ng 12-volt socket natin? Comment na lang sa baba, mag-sharing na lang tayo, comment down below kung ano yung mga pwede nyo mapagamitan ng 12-volt socket nito dito sa likod natin. So ayun mga paps, thank you very much sa pagpanood ng video natin ngayon, yung episode natin ngayon. So don't forget to hit subscribe sa baba na lang, comment and like na rin sa video natin and marami tayong videos sa regarding sa FP natin na pinote lang nasa link natin. Thank you very much and magandang araw sa inyo lahat. Drive safe!